Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ay, bonggang pasalubong ni sister! Maalingaw-ngaw ang boses ni Faye sa buong bahay. Sobrang nasisiyahan talaga siya sa mga regalo kong branded na bags. Ganun din si na mama. Ang binili ko naman para kay papa ay mga new edition ng iba't ibang klase ng polo mula sa sikat na designer sa Paris. Ang para kay Bebe naman ay mga dresses at heels. This polo are so amazing! Siguradong sosuotin ko mga ito araw-araw. Sabay-sabay kaming tumawa dahil kay Papa. Abala sila sa mga pasalubong namin habang palingon-lingon naman ako para hanapin si Rafael. Lumabas ako ng bahay at nadatnan ko siyang may kausap sa telepono. Niyakap ko siya mula sa likod at marahan naman niyang hinaplos ang dalawang kamay ko. Okay, thank you so much. I'll hang up now, naglalambing ang asawa ko. Binabanan niya ang tawag at kaagad na lumingon sa akin. Ngayon ay nakaharap na siya habang yakap-yakap ako. Nasa Rojas Capi si Emmanuel. Mamaya ang alis natin, so you should prepare yourself. I nodded. Aye, Captain? Sumaludo pa ako sa kanya na parang sundalo. Bumalik na kami sa loob ng tawagin kami ni Bevy para kumain ng tanghalian. Saktong ginugutom na rin ako dahil sa biyahe namin. Kumain na kami sa eroplano kanina pero gutom pa rin ako. Alas 3 na ng hapon at mamaya ay may flight ulit kami ni Rafael papuntang Rojas Capiz. Ilang oras lang naman ang biyahe namin, siguro mga 45 minutes lang. Mula Manila hanggang Rojas Capiz. Ang mga pasalubong ko kina Tim, Glenda, Veron, Elena at para kay Adri ay pinadala ko na lang dahil wala na akong oras para bisitahin sila. Siguro ay gagawin ko na lang yun pagkabalik namin ni Rafael. Nang matapos kaming kumain ay inihatid kami ni Faye sa airport. Isang bag lang ang dala namin dahil uuwi din naman kami bukas. Ang sabi ni Rafael ay mag-hotel na lang kami dahil nakakahiya naman kung kina Emmanuel pa kami makikisiksik. Lumipas ang maraming minuto bago lumanding ang eroplano sa Rojas City Airport. Napangiwi si Rafael nung malamang walang taxi dito. OMG! Di niya ba alam na hindi uso dito sa probinsya ang taxi? What? Iyan ang sasakyan natin. Should I buy a brand new car? Hinayos ko ang buho kong nililipad ng hangin. Baliw ka ba? Kagastos ka lang ng pera mo eh, di mo rin naman madadala pabalik sa Manila. Eh di, ibebenta din natin bukas bago tayo umalis. Nako, ewan ko sa'yo. Ang akala ko ba matalino ka? But, shh, huwag ka nang magsalita. Di ko na siya pinansin. Kinausap ko na si Minong driver kung saan yung hinahanap namin at ipinakita ang address na binigay sa akin kanina ni Rafael. Aabutin po tayo ng 30 minutes, ma'am. What is he saying, Amara? Don't talk to him. Inirapan ko lang siya at hindi na muling nilingon. Manong, taga Maynila po kasi kami kaya hindi namin medyo naiintindihan yung language nyo dito. Tumangutang naman siya. Ah, ganun ba? Naku, pasensya na po, hindi ko alam. Sige, sumakay na kayo, ihahatid ko kayo sa Evesan. Nakangiti naman akong lumingon kay Rafael na ngayon ay hindi na maipinta mukha niya. Hinawakan ko naman ang kamay niya na siyang ikinakunot ng noon niya. Sasakay tayo dyan? I nodded. May aircon ba yan? Hindi ko siya pinansin at malakas na tinulak papasok sa loob ng tricycle. Bisit na lalaking to. Alam naman niya na tricycle tapos magtatanong kung may aircon. Nako, ang mga mayayaman talaga nakakakuno ng dugo. Pumasok na rin ako sa loob at kaagad naman ang umandar ang sinasakay naming tricycle. Manong, magkano po ang singil niya sa amin? 350 po ang singil ko dahil mahal ang gasolina ngayon. Tumangutang naman ako at kinalabit si Rafael. What? Maglabas ka ng 1,000. Why? Bakit ba ang dami mong dada? Siyempre, ipambabayad natin kay Manong. Taas kilay kong sabi.
He said 3050. Oh, I'm sorry. It's 350 lang ang singil niya. So bakit mo ako inuutosang maglabas ng 1,000? As kilay din niyang sabi, eh di ipambabayad nga natin kasi nabanggit ni tatay na mahal daw yung gasolina. Muli ko siyang nilingon. Teka nga, bakit ayaw mo? Naglabas ka nga ng milyon-milyon para mahanap ako tapos ni 1,000 hindi ka makapaglabas ngayon? Lumalaban ka na ba sa akin ngayon, Rafael? He grabbed my waist and kissed me on the cheek. I was joking, baby. Ikaw, inaaway mo ko agad. Hinugot niya ang wallet niya at kagad na naglabas ng 1,000. Here, 10,000. Sabihin mo lang kung kulang pa yan, dadagdagan ko. Oh, kung gusto mo, bilhan natin ng house and lot si tatay para masaya ka na. Nakangiting inirapan ko naman siya. Si Rafael talaga, minsan parang baliw. Natatawa na kinikilig na lang ako sa loob-loob ko. Lumipas ang 1 minuto nang huminto ang sasakyan sa harap ng 1 resort. Ito daw ang Spring Hills Resort kung saan ito ang inaasikaso ngayon ni Emmanuel. 350 po, tatay, diba? Eto po, para po yan sa inyo. Abot ko sa kanya ng pera. Naku, ma'am, sobrang laki naman po nito. Tatay, tanggapin nyo na po, para po yan sa inyo. Pambili nyo ng gasolina, bigas, pagkain, o kahit anong kailangan nyo. Hinawakan ni tatay ang kamay ko habang mangiyak-ngiyak ito. Naku, maraming salamat po, ma'am, sir. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Sige na po, tatay, mag-iingat po kayo. Opo, ma'am, salamat po ulit. Hinintay namin na makaalis si tatay bago kami naglakad papasok sa loob. Nangunot ang noo ko nang mapansin parang walang tao. Kinalabit ko naman si Rafael para magtanong. Rafael, bakit walang tao dito? This is under renovation. Ang makikita mo lang dito mga trabahador. Kaya pala, ito pala yung inaasikaso ni Emmanuel dahil nagtayo siya ng bagong resort dito sa probinsya. Huminto kami sa maliit na cottage na napapalibutan ng dahon ng buko. Sobrang cute at preskong-presko din ang hangin dito. Gusto mo bang samahan kita? I shook my head. Huwag na, ako na lang ang haharap kay Emmanuel. Okay, I'll wait you here. Bago ako umalis ay madiin akong hinalikan ni Rafael sa noo. Iniwan ko naman siya at dumiretso na ng lakad para hanapin si Emmanuel. Di naman ako natagalan sa paghahanap sa kanya dahil nakita ko naman siya agad. Nangunot ang noo ko nang makita si Emmanuel na medyo madungis na ngayon. Bakit pa siya tumutulong sa pag-aayos ng resort niya kung marami naman siyang trabahador? Dali-dali akong lumapit sa kanya at malakas siyang tinawag. Emmanuel! Gulat naman niya akong nilingon at nilapitan ako. Napansin ko ang tumutulong pawis mula sa noo niya. Hinumad naman niya ang suot niya. Gawa ng mga dahon ng buko? Bakit parang nag-iba ang pag-aayos niya ngayon? Kung dati ay madalas ko siyang nakikitang naka-sweat, eh ngayon ay naka-shorts na lang at simpleng long sleeve na parang magsasaka. Already had a decision? He asked. I slowly nodded. Emmanuel, I am sorry for everything. I am sorry for using you. Amara, don't be sorry. I understand you. Mahina niyang sabi. And of course, sino ba naman ako para piliin, diba? It hurts, but I am happy for you, Adi. Be with him. Don't mind me, okay? Dumapo ang tingin ko sa mga kababaihan na medyo matalimang titig sa akin. Teka, bakit kung makatitig sila ay parang pinapatay na nila ako sa isip nila? Shit, parang may mali eh. Muli kong binalik ang tingin ko kay Emmanuel. What about the press conference? Babalik ka ba na Maynila? Of course! Sasabihin natin sa media lahat-lahat na pagmamay-ari ka naman talaga ni Rafael at hindi akin. Napayuko na lang ako dahil naramdaman ko ang matamlay na tono ni Emmanuel. Mas nakikita ko yung lungkot sa mukha niya. Magsasalita pa sana ako nang mapansin ko ang isang babae na kunot noong nakatingin sa akin. Samuel? Sino siya? Biglang tanong ng babae na may daladalang iba't ibang klase ng prutas. Teka, did he call you Emmanuel Samuel? Kunot noo ko namang tinitigan sa Emmanuel. Gulat din siya sa bigla ang pagsulpot ng babae sa usapan namin. Kaibigan ko, nakangiting sagot naman ni Emmanuel. Hindi mo nabanggit sa akin na may kaibigan ka palang mayaman? Dugtong nung babae.
Pabalik-balik lang ang tingin ko sa dalawa habang naguguluhan. May mali talaga eh sa nangyayari ngayon. Gustong-gusto kong sumingit sa usapan nila pero hindi ko magawa. Nananatiling blanko ang utak ko dahil sa mga hindi maintindihang pangyayari ngayon. Halika na, bumalik na tayo sa trabaho, Samuel. Mauna ka na, Tala. Magpapaalam lang ako sa kaibigan ko. Tumango naman ang babae habang nasa akin ang tingin. Nang tinalikuran na kami ng babae na tinawag ni Emmanuel sa pangalang Tala ay malakas ko siyang sinuntok sa dibdib. Bakit tinatawag kanyang Samuel? Gunot noong tanong ko. Huminga naman siya ng malalim at marahang hinawakan ang dalawang kamay ko. Mahabang kwento, Amara. Basta, hindi alam ng lahat na mayaman ako. Napanganga naman ako sa explanation niya. Hindi alam ng mga tao dito na mayaman siya. Teka, paano nangyari ang bagay na yon? Eh sobrang sikat na businessman sa Emmanuel kahit sa ang bansa. Lalong-lalo na sa China. Natatawa ako sa mukha mo ngayon. I'll explain everything to you, okay? Huwag ka nang... Naputo lang sasabihin niya nang malakas siyang tinulak ni Rafael. Mabuti na lang at mahigpit kong nahawakan ang isang kamay niya dahilan para hindi ito matumba sa matigas na semento. Rafael, ano ba? Galit kong tanong. Don't you ever touch my wife or else I'll break your leg. Emmanuel raised his both hands to surrender while smiling. He's a dude. Muli akong nilingon ni Emmanuel habang hawak ko pa rin ang kamay niya. Amara, let's break up. Papatayin ako ng asawa mo. Binawi ni Rafael ang kamay kong nakahawak sa kamay ni Emmanuel. Dapat lang, she's mine only. Inirapan ko na lang silang dalawa dahil parang magpapatayan sila sa walang kwentang pinagtatalunan nila. I'll be back in Manila tomorrow for the press conference. Sabay-sabay na lang tayo, magpapasundo tayo sa chopper ko. Kaya kong bumili ng chopper, no? Kung gusto mo, eroplano pa eh. Singhal na naman ni Rafael. Teka nga, kanina pa talaga siya mula nung makalapag kami dito sa probinsya. Konti na lang iisipin ko talagang buntis tong hinayupak na to eh. O sige, Emmanuel, tawagan mo na lang ako bukas para sabay na tayong bumalik ng Manila. Tumango naman siya at ngumiti. Dahil sa curiosidad eh, hindi ko na napigilang magtanong dahil kanina pa talaga nangangati ang mga kamay ko. Saan ka tumutuloy ngayon, Emmanuel? I ask. Ah, sa bahay ng kaibigan ko. Kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin. Sagot naman niya. Naku, wag na. Maghahanap na lang kami ng hotel. At bakit Samuel ang tawag nila sa'yo? Ano, Adi? Miss na miss mo ba si Emmanuel? Singit naman ni Rafael. Parang mabibiyak na talaga ang ulo ko dahil sa lalaking to. Ngayon ko lang nalaman na tinutopak din pala ang mga lalaki. Sige na, Emmanuel, aalis na kami para makapagpahinga na kasi malapit ng maggabi. Akmang yayakapin ko sa Emmanuel nang maunahan ako ni Rafa. Natawa na lang ako dahil para silang yung magjowa. Natawa na lang din si Emmanuel dahil sa mga inaasta ni Rafael na parang isip bata. Seloso. Bulong ko. Nagpaalam na kami kay Emmanuel at kaagad rin naman kaming umalis. At ngayon, nagtitiis kami sa paglalakad hanggang sa makalabas kami ng resort. Wala lang tricycle ang dumadaan dito. Dahil dito talaga sa dulo, nakapwesto ang resort ni Emmanuel. Ito daw yung Maloklok Norte. Nabanggit sa amin kanina ni tatay habang nasa biyahe kami papunta dito. Baby, I'm tired. Nilingon ko si Rafael na ngayon ay namumuuna ang pawis sa noon niya. Naawa na ako sa kanya dahil hindi talaga siya sanay sa mga ganito. Kung kaya ko lang siyang buhatin ay gagawin ko pero masyadong malaki ang katawan ni Rafael. Ni hindi ko nga kinakaya kapag nakapatong yun sa akin eh. Konti na lang, Rafael. Sandali, magtatanong ako kung saan yung malapit na hotel dito. Nilapitan ko ang matandang nagwawali sa labas ng bahay nila. Puti na ang buhok nito at medyo may katabaan pa. Hello po, pwede po bang magtanong? Nakangiti akong hinarap ng matanda kaya nginitaan ko din siya. Taga Maynila kayo? Tumango na lang ako dahil medyo naintindihan ko naman ang sinabi niya dahil binanggit niya ang salitang Manila. Opo, magtatanong po sana ako kung saan may malapit na hotel dito. Naku, iha, walang hotel dito sa Ivisan. Sa Rojas, maraming hotel doon pero dito wala. Maliit lang naman kasi ang lugar namin. Bakit wala ba kayong matutuluyan? Umiling ako. Wala po eh, isang gabi lang naman kami dito dahil bukas babalik din naman kami ng Maynila.
Ay nako, dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi dahil dumidilim na. Nilingon ko si Rafael habang may ngiti sa labi. Muli kong nilingon si Lola na ngayon ay inaanyayahan na akong tumuloy sa bahay nila. Naku, nakakahiya naman po, Nay. Okay lang, isang gabi lang naman kaya sige na, pasok na kayo. Dali-dali kong hinatak si Rafael na abala sa pag-angat ng cellphone niya para makahanip ng signal. Halika na. Hindi na siya nakaangal pa nang hilahin ko siya papasok. Alas 6 na pala ng gabi kaya pala medyo madilim-dilim na sa labas. Sabay kaming umupo ni Rafael sa malambot na sofa dito sa sala nila. Inilibot ko naman ang mga paningin ko sa buong bahay. Nakita ko ang iba't ibang litrato na sigurado akong mga anak ni nanay. Mga totoong tanim na nakadesenyo sa bawat sulok ng bahay. At ang isang cute na TV dito sa sala nila. Ano ba ang ipinunta nyo dito, iha? Biglang tanong ni nanay at naupo sa harap namin. Kaibigan lang po, Nay. Siya nga pala, ito si Rafael. Asawa niya po ako, Nay. Matalim kong tinitigan si Rafael, ngunit agad din namang nawala yon nang may biglang lumabas mula sa kulay asul na kortina na pagkakaalam ko ay kwarto. Anak, may bisita ka. May bisita tayo. Mabilis kong nilingon si Rafael para malaman kung nasaan ang mga tingin niya. Ngunit agad din naman akong napangiti na makitang nakayuko siya at abala sa cellphone niya. Very good. Dahil hindi niya pwedeng makita ang babaeng to na nakasando lang at walang bra. Even I'm from afar, I can see her big tits. Naiintindihan ko naman dahil babae din naman ako at gawain ko yan. Muling pumasok ang babae sa silid niya at hindi nagtagal ay muli din siyang lumabas at may bra na. Umupo siya sa tabi ni nanay habang nasa Rafael, ang tingin niya? O anak, dito muna sila magpapalipas ng gabi dahil walang hotel dito. Ito si Amara. Turo niya sa akin ngunit hindi man lang ako nilingon ng babae dahil na kay Rafael pa rin ang mga tingin niya. At ito naman si Rafael. Turo naman ni nanay kay Rafael na ngayon ay kakaangat lang ng tingin. Hi. Nagulat ako nang ilahad niya ang kamay niya. Tinitigan lang din ito ni Rafael at tumingin sa akin. Hi, good evening. Binati niya talaga ah. Ayos ka Rafael ah. Mamaya ka sa akin. Nararamdaman ko ang higad sa tabi-tabi. Kaya hanggat maaga pa ay babakuran ko talaga ng bonggam-bongga ang pag-aari ko. Magkapatid kayo? Tanong niya habang nasa kay Rafael pa rin ang tingin. Hindi, sagot ko. Gustong gusto ko na siyang taasan ng kilay. Pero nandito sa harap namin ang nanay niya. Baka palayasan kami ng wala sa oras. Best friends? Hindi rin. Muling sagot ko, eh magkaano-ano kayo? Mag-asawa. Doon ko lang itinasang kilay ko. Gulat naman siyang napatingin sa akin. Asawa ko siya. I smiled at her. Naramdaman ko naman ang pagpisil ni Rafael sa bewang ko. Mag-asawa kayo? Muli niyang tanong. Tumango ako. Oo nga. Actually, may anak na kami, 5. Nalukot ang mukha ng babae nang marinig ang sinabi ko. Oh, ano ka ngayon? Ang akala mo malalandi mo si Rafael, no? Manigas ka. Siya nga pala anak ko si Lara. Ang mabuti pa, kumain na tayo para makapagpahinga na kayo. Di ba maaga pa ang alis nyo pabalik na Maynila bukas? Sabay kaming tumango ni Rafael. Halina kayo. Sumunod kami kay nanay papunta sa kusina nila. Napansin ko naman si Lara na padabog na naglalagay ng pinggan sa mesa. Baby, I think she likes me. Bulong ni Rafael. Oo, kaya wag na wag kang papatol sa mga unggoy ah. Sasapukin kita. Mahinang bulong ko rin na ikinangisi naman niya. Bigyan mo ko ng lumang ano ko. Gusto mo bang diligan kita dito sa bahay ni nanay? Mahina akong inapakan ang paa niya sa ilalim ng mesa. Diyos ko, nasa harap kami ng blessings tapos kabastusan ang laman ng utak ng lalaking to. Inilapag ni nanay ang adobong baboy at pritong tuyo sa lamesa at kaagad na umupo sa harap ni Rafael. Habang si Lara naman ay naupo sa harap ko. Oh, damihan niyo ang kain ha, marami pa doon. Nilagyan ni Rafael ng kanin at ulam ang plato ko. Pagkatapos niyang gawin yon ay ang pinggan naman niya ang nilagyan niya. Sabay-sabay kaming kumakain ngayon nang biglang mabilaukan si Rafael. Aabutan ko na siya na siya ng tubig nang maunahan ako ni Lara. Tumikim na lang ako nang ininom na ni Rafael ang tubig na ibinigay ni Lara sa kanya. Hinagod ko naman ang likod niya para gumaan ang pakiramdam niya. You okay? I'm okay, don't worry.
Nag-umpisa ulit kami sa pagkain hanggang sasabay-sabay din kaming natapos. Grabe, Nay. Ang sarap po ng adobo nyo. Nakangiti kong sabi. Nako, Amara, si Lara ang nagluto niyan. Mayabang na tinignan ako ni Lara, nararamdaman ko na talaga ang ingay ng ahas sa paligid. Kung hindi lang kami makikituloy dito ay sinabunutan ko na ang babaeng to. Masarap din magluto ang asawa ko. Lahat ng luto, alam niya. Proud na sabi ni Rafael. Halata naman sa asawa mo, Rafael. Ang swerte mo at napakaganda ng asawa mo. Napangiti ako dahil sa sinabi ni nanay. Teka, di ba ikaw si Amara sa Maniego? Palagi kong nakikita yung pagmumukha mo sa mga magazines. Di ba boyfriend mo si Mr. Emmanuel Shinseng, yung sikat na businessman? Nilingon ko si Lara na ngayon ay taimtim lang na nakatitig sa akin. Naramdaman ko naman ang mahigpit na kapit ni Rafael sa bewang ko. Hindi ako naniniwalang mag-asawa kayo dahil boyfriend mo si Emmanuel. Slot cheater? Sabi niya, bago kami tinalikuran. Bulong ang pagkakasabi niya ng huling linya pero narinig ko pa rin yun. Masakit ang sinabi niya pero kailangan kong tanggapin. It's okay, baby. Bulong ni Rafael. Naku, pasensya na kayo sa batang yun. Medyo suplado lang talaga. Ngumisi lang ako kay nanay at tinulungan siya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Presenta ako na maghugas ng pinggan dahil nakakahiya naman kung si nanay pa ang gagawa nun. Patapos na ako sa paghuhugas nang tumunog ang phone ko. Message from Emmanuel. Hindi ko yun tiningnan at hinanap na lang si Rafael. Hindi ko siya makita sa loob ng bahay kaya akmang lalabas ako nang tawagin ako ni nanay. Amara, dito kayo matulog. Turo niya sa isang silid. Kwarto yan ang panganay ko. Nasa loob na rin ang mga kakailanganin nyo kaya magpahinga na kayo. I smiled at her. Salamat po. Kayo din po, magpahinga na. Oo, inaantok na ako. Sabi niya, sabay tawa. O siya, mauna na akong magpapahinga sa inyo ha. Opo, Nay. Tinalikuran na niya ako at pumasok sa isang silid. Lumabas naman ako ng bahay para hanapin si Rafael. At parang nanghina ako. At ang mga tuhod ko na makitang nasa labas siya, nakatayo kasama si Lara. Nakita ko pang umisi si Lara at mahinang tinampal ang braso ni Rafael. Hindi na lang ako lumapit sa kanila at bumalik na sa loob ng bahay at pumasok sa kwarto. Kahit anong bakod mo sa isang tao, papasukin at papasukin talaga ng peste, dahilan para masaktan ka. I remove my bra before I lay. Visit na yon. Kakasabi ko lang kanina na huwag patulan ng mga unggoy pero ngayon, masaya siyang nakikipag-usap doon. Nakakairita. Sinakop ko ang lahat ng kama para hindi siya makatabi sa akin. Maliit lang naman ang kama kaya sinubukan kong dumapa at niyakap. Medyo masakit sa boobs pero okay lang. Ilang saglit pa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Nagpanggap akong tulog para hindi niya mapansin na hinihintay ko siya. Naramdaman ko ang hininga niya sa mukha ko dahilan para dumilat ako. Nakangisi na siya ngayon habang nakatitig sa akin. Why are you laughing? I felt so hot when I saw your... Agad kong ibinaba ang tingin sa aking dibdib, kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Oh shit! Bakit nga pala ako nag-remove ng bra kahit na alam ko makakasama ko si Rafael ngayon matulog? Kagad ko itong tinakpan ng kumot at tinaasan siya ng kilay. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na sa Lara mo? He licked his lower lip. You saw us? She's kinda cute, huh? Akmang uupo siya sa kama nang sakupin ko ito. Hindi ka makakatabi sa akin ngayon. King inakang lalaki ka? Cute pala, ha? Hey, what are you doing? Come on, baby, just give me a little space. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa kanya pero imbes na singhalan siya ay inarapan ko na lang siya. Are you jealous? Bumangon ako sa pagkakadapa at inarap siya. Hindi ako magseselos kahit kanino. Sure? You look like a murder tiger. By the way, she's beautiful, ha? Huh? Mas lalong tumalim ang tingin ko sa kanya. So, ito pala ang gusto mo? Ang pasilosin ako ng bonggang-bongga? Okay, I'll give it to you, Rafael. Just don't cry. And her dimples are very cute. Oo nga naman, maganda naman talaga siya kaysa sa akin, di ba, Rafael? He'll look at me. At saka, sexy din kagaya ko. Pasok nga siya mag-modeling eh. Di ba yan naman talaga yung mga gusto mo? Yung... tumatalbong yung boobs, tapos malaking puwet na parang duck, tapos type mo rin yung may mga tattoo malapit sa dibdib. Hindi siya nakasagot sa akin kaya palihim na lang akong napangiti.
Okay lang talaga sa akin, Rafael, kung magkagusto ko sa iba. Nandito naman palagi si Emmanuel para damayan ako at handa siyang magpagamit sa akin para makalimutan kita. Nakita kong medyo hindi na maipinta ang mukha niya dahil sa pagkakasimangot. Oh, ano ka ngayon? Sinusubukan mo ako ah. At sa totoo lang, mas gwapo talaga si Emmanuel kaysa sayo. Ang cute ang mga singit niyang mata. Sobrang puti, ang lambot ng labi. Tapos, ang laki ng mga muscles niya sa katawan. Tapos, malaki din yung ano. Sa palagay ko, mas malaki pa sa'yo. Stop it! Matigas niyang sabi. Nakikita ko na mga ugat sa kamay niya dahil sa pagkakakuyom. Oh, ano ka ngayon? Di mo kaya, no? Mamatay ka sa selos, king ina ka. What? I'm serious. Stop it, Tamara. At anong sinasabi mo na malambot ang labi? Malaki ang katawan at malaki yung ano? I flip my hair. Yes. What the fuck? Did you two? Tumango ako habang nakapikit. Pero hindi ko alam kung bakit medyo hindi ako naging komportable na magsimula ng magtanong si Rafael tungkol sa amin ni Emmanuel. How many times? Once. Where? OMG, kailangan ko ba talagang sagutin to? Nahihiya akong sabihin kung saan. Hindi siya nakatitig sa akin dahil nasa baba na ang tingin niya. And where? Sa sasakyan niya. I closed my eyes because I don't want to see his critical eyes on me. What the hell? Iniisip ko kung ano yung susunod na mangyayari. Kung magagalit ba siya o sasaktan niya ako ulit. Sorry. Nalumo ako na hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang tahimik hanggang sa naisipan kong yakapin siya at tinalikan ng dalawang beses. Sorry na, matagal naman na yun eh. Is he huge than me? Pasimple akong napangiti dahil sa tanong niya. Natatawa din ako sa mukha niya dahil kusot na talaga. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at muling hinalikan na nakanguso niyang mga labi. Hindi ko sasagutin yan. Amara! Tulog na tayo. Before I lay, he immediately stopped me. Before we go back, I don't want to go home again without eating you. Hindi na ako nakaangal pa nang mahigpit niyang takpan ang labi ko at sinimulang halikan ng bawat sulok ng leeg ko. Ay naku talaga, hindi ata titigil ang lalaking to kung hindi ako nabubuntis eh. Hinayaan ko si Rafael na gawin ang gusto niya. May mga oras na hindi ko na talaga kayang pigilan ang ungol ko kaya kinakagat ko na lang ang unan. Dalawang beses namin ginawa yun hanggang sa hilahin kami ng antok at kaagad na rin nakatulog. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin, Tito Nay. Niyakap ko ang nakangiting si Nanay. Aalis na kami ngayon, pabalik na kami ng Maynila at pupunta na rin dito si Emmanuel para sabay na kaming pumunta kung nasaan ang chopper niya. Wala iyon iha, maliit na bagay. Nang makapagpaalam na kami kay nanay ay kaagad naming napansin ang itim na van na pagmamay-ari ni Emmanuel. Inalalayan ako ni Rafael na makapasok sa loob ng sasakyan at pumasok na rin siya sa van. Hindi nagtagal ay nagsimula ng umandar ang van. Hindi ko nakita si Lara simula nang makaalis kami sa bahay nila. Nabanggit din kanina ni nanay na kaninang madaling araw pa daw umalis si Lara para bumalik rin ng Maynila dahil sa trabaho nito. Tahimik lang kami habang nasa biyahe at wala sino man ang abalang magsalita sa aming tatlo. Pinapagitnaan ako ng dalawa. Medyo hinihila pa nga ako ni Rafael na parang ayaw niyang dumikit ang balat ko sa damit ni Emmanuel. Ilang minuto lang naman na naging biyahe namin hanggang sa huminto ang sasakyan sa walang katao-taong lugar. Nakita ko na rin ang chopper ni Emmanuel sa di kalayuan. Nang lumabas ako ng sasakyan ay kaagad na dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Grabe, ang sariwa talaga ng hangin dito sa probinsya kumpara sa Maynila. Bukod sa maingay na nga, polluted pa ang hangin? Let's go! Sumunod kami kay Emmanuel habang ayos na itong suot ang itim nitong suit. Habang kami naman ni Rafael ay nakapambahay lang. Sa opisina na lang ni Tim ako magbibihis, total marami namang damit dun. Hanggang dito sa chopper at hanggang sa lumipad ito sa himpapawid, wala pa rin ni isa nagsasalita sa aming tatlo. Nakasuot kami ngayon ng headphones para hindi masira yung pandinig namin dahil sa ingay ng chopper. Isang oras lang ang naging biyahe namin nang lumapag ito sa rooftop.
kung saan ang agency ni Tim. Sabay-sabay kaming bumaba ng chopper at sabay-sabay rin kaming bumaba ng rooftop. Napalingon ako kay Rafael nang kalabitin niya ako. What? I raised my brow. Kanina habang nasa biyahe tayo, ngiti ka ng ngiti. Don't tell me that you had sex with him in his chopper? Sabay-sabay na namilog ang mga mata ko dahil sa narinig. What? Ako makikipag-sex sa chopper? Ano bang nakain itong gunggong na to at bigla niyang naisip ang malaswang bagay na yun? Rafael, for God's sake, I told you we did it once. He raises both hands to surrender. Okay, never mind. Nang makababa kami, kaagad kami nagtungo sa opisina ni Tim na ngayon ay nakatihaya sa mahabang sofa. Kaagad din naman siyang napabangon na makita niya kami. Finally, Tim, she stopped me. Oops, no more chika. Magbihis ka na dahil nababagot na ang mga media sa kakahintay sa inyo. Tumango ako at kaagad na hinablot ang backless overlap dress na kulay maroon at mabilis na pumasok sa banyo. Hindi pa ako nakakapasok kanina ay napansin ko na ang damit na to. Sinuot ko na ang dress and I also do my own makeup. Matatagalan pa kapag si Elena o Aster ang nag-makeup sa akin. Nang matapos ako sa ginagawa ay lumabas na ako ng banyo at hinarap sila. Hinayaan ko ang buhok kong nakalugay. Medyo naging wavy ito dahil naka-ponytail ako mula sa kanina. Dumapo ang tingin ko kay Manuel na ngayon ay tahimik na. Habang nakasandal siya sa pinto, ganun din si Rafael. Parang na-shock sila nang lumabas ako. Oh, ano? Tara na. Aya ko. You're right. Tim responds. Tara na. Di pa nakakatayo si Rafael nang pigilan siya ni Tim. Hindi ka pwedeng sumama kasi baka magkakagulo ang medya mamaya. Si Emmanuel at si Amara lang ang maaaring humarap sa kanila. Get it? Okay, bye. Hinila na kami ni Tim hanggang makalabas kami sa opisina niya. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Emmanuel sa bewang ko na siyang ikinakunot ng noo ko. You're so elegant. I smiled without teeth. Thank you, Emmanuel. Even if you're not mine, you will always be my condi. He said and slowly kissed my forehead. He smiled again before he take my hand and persisted on strolls. Ilang saglit pa na matanaw ko na mga medya sa labi. Both ready? Sabay kaming tumango ni Emmanuel na ikinangiti naman ni Tim. Nagpatuloy si Tim sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng buong media. He took the microphone while sighing. Good morning everyone! Pinatawag ko kayo ngayon dito para sagutin ang mga tanong nyo tungkol sa model kong si Amara Samaniego at si Mr. Emmanuel Shinseng na isang sikat na businessman. Sasagutin nila lahat ng mga katanungan ninyo at kung ano nga ba ang relasyon ng dalawa. Sinanyasan kami ni Tim na pumunta na sa harap. Kinakabahan ako sa mga mangyayari ngayon. Nanginginig din ang mga tuhod ko at pakiramdam ko matutumba ako ngayon. Emmanuel took my hand before we start walking in the front of many people. Binigyan kami ni Tim ng tig-iisang microphone. Maigpit ang hawak ko sa mic bago nagsalita. I just want to say sorry for this misunderstanding. Alam kong malaki ang kasalanan ko lalong-lalo na kay Emmanuel. At ngayon, nandito kami para sagutin lahat ng tanong nyo. Miss Amara Samaniego, ano po talaga ang relasyon nyo ni Mr. Shinseng? Tanong ng isang reporter. He was my boyfriend but in a short time. Naghiwalay ba kayo ni Mr. Rafael Escalante? Kung hindi, bakit nakipagrelasyon ka sa ibang lalaki habang kasal ka pa? Huminga ulit ako ng malalim bago sinagot ang tanong ng isa pang reporter. Ang akala ko noon ay wala na akong nararamdaman kay Rafael. Kaya binigyan ko ng pagkakataon sa Emmanuel and yes, kasal ako noon pero sa papel na lang. Pero hindi ko akalain na babalik ang nararamdaman ko kay Rafael sa kalagitnaan ng relasyon namin ni Emmanuel. So, ginamit mo lang po si Mr. Shinseng? Akmang sasagot na sana ako nang maunahan ako ni Emmanuel. She didn't use me. I love Amara since day one. Ako ang kusang lumapit sa kanya kahit alam kong may asawa siya. And when their marriage is over, I grab the chance to take care of Amara. Nakatitig lang ako sa kanya habang binibigkas niya ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Emmanuel is my savior. Kahit alam kong nasasaktan na siya nang dahil sa akin ay kaya pa rin niya akong ipagtanggol sa kahit na sino. We can't control our feelings, right?
Hindi natin namamalayan na may nararamdaman na pala tayo sa isang tao. Our relationship is over. Hindi kami para sa isa't isa. Si Amara ay pagmamay-ari ng asawa niya at hindi akin. So please stop this issue. It's useless. Ibinaba ni Emmanuel ang microphone at hinila ko paalis sa lobby. Huminto kami sa hallway at kaagad niya akong hinarap. Thank you for making me happy, Amara. Please be with Rafael. Kapag nalaman kong sinaktan ka niya ulit, babawiin kita sa kanya at hindi ko hahayaan na hawakan ka niya. Emmanuel, I'm sorry. Sabi ko kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Agad din naman itong pinunasan ni Emmanuel gamit ang dalawa niyang palad. It's okay. Even I'm from afar, you will always be my Condi. And this is the last time I will say this. I raised my head into him. Nanlalabo pa rin ang mga mata ko dahil sa luha nagbabadya dito. He smiled softly. I love you. Hurting someone's feelings can be as easy as throwing a stone in the sea. But do you have any idea how deep that stone can go? Nasaktan na rin ako ng ilang beses nang dahil kay Rafael. Kaya alam ko kung gaano kalalim ang maiiwang sugat kapag hindi ko pinili ang taong mahal ko. Emmanuel is hurt because of me. I don't want to hurt him for the first place, but I really can't believe that my love for Rafael are still alive. Hindi ako nararapat para sa'yo, Emmanuel. You deserve better than me. Yung hindi pagmamay-ari ng kung sino, yung hindi ka sasaktan at yung kayang suklian ang pagmamahal mo at hindi ako yun. Days has passed. Medyo naging okay na ang lahat ng pangyayari. Medyo hindi na rin sabog na sabog ang isyo ko nung nakaraan. Bumalik na rin si Emmanuel sa probinsya dahil sa resort niya. At ngayon, nakayuko ako habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael habang kausap nito ang pamilya ko. Nandito kami ngayon para hingi ng suporta niyo para sa kasal namin ni Amara. Alam kong itinago namin sa inyo ang kasal namin dati pero ngayon, ito na ang tamang oras para hingi ng suporta niyong lahat. Hindi ako kailanman nag-angat ng tingin dahil takot ako sa mga susunod na mangyayari. Hindi rin ako nagsalita kahit ni isang word. Si Rafael lang ang nakipag-usap sa kanila habang nakikinig naman ako. Mahal na mahal ka namin, Amara anak. Pero inilalayo mo ang sarili mo sa amin. Mama said, walang ina na gustong mawalay sa anak niya. Nanlabo ang mata ko dahil napansin ko na nababasag na ang boses ni Mama. Dati, ayaw na ayaw kong nakikita si Mama na umiiyak. Dahil kapag nasasaktan siya ay nasasaktan din ako. Parang nadudurog ang puso ko kapag nakikita kong umiiyak ang mga magulang ko. Sa totoo lang, hinihintay namin ang pagbabalik mo para ayusin ang lahat pero hindi ka man lang nagpakita sa amin. Takot siyang magpakita sa inyo. Dahil sa tuwing ginagawa niya yon ay kayo mismong pamilya niya ang umaapak sa kanya. Singit ni Rafael. Anak, natigilan ako nang magsalita si Papa. Hindi namin gustong saktan ang damdamin mo dahil pamilya ka namin. Dinidisiplina lang kita dahil para rin yun sa'yo. Dahil ayokong matulad kayo sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nasaktan ako nang umalis ka. Oo, hindi ka namin hinanap dahil gusto naming tumino at magtanda ka. Pero nasaktan kami nang hindi ka na bumalik. At mas lalong masakit at nasaktan ako nang malamang nagpakasal ka nang wala sa oras. Sobrang sakit nun sa akin bilang ama mo. Ikaw ang bunso namin, kaya mahal na mahal ka namin. Kaya sana patawarin mo ang papa sa mga nagawa at sinabi ko sa'yo. Sadyang malaki lang talaga ang sama ng loob ko dahil sa ginawa mong paglalayas. Kinagat ko ang labi ko kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Amara, mahal ka namin. Pero hindi ko maramdaman ang pagmamahal na sinasabi niyo. Doon lang ako nakapagsalita dahil pakiramdam ko sasabog na ang dibdib ko dahil sa sobrang sikip. Alam kong mali itong ginagawa ko pero hindi ko lang talaga magpigilang hindi sila sagutin. Ibinibigay ko ang suporta ko sa inyo. Alagaan mo na mabuti ang bunso namin dahil hindi namin nagawa yun sa kanya. Doon lang ako napaangat ng tingin nang tumayo si Papa at kagad na umalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang pigilan ko siya.
Papa is crying and it hurts me. Papa? Tumakbo ako papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Naramdaman ko rin ang yakap ni Mama at ng dalawa kong kapatid na si Ate Amy at Amy mula sa likod ko. My family is my greatest treasure in my life. We may not be perfect, but I love them with all my heart. Treasure them because family is the most important thing in the world. Months has passed, we became busy every day. Marami akong naging trabaho at ganun din si Rafael. Inaasikaso na rin namin ang kasal namin next month. Kasama ko ngayon si Emmanuel dahil kababalik lang niya mula sa probinsya. Bumalik sa dati ang pagkakaibigan namin at masaya ako dahil hindi niya ako inechapwera. Kumusta na pala yung resort mo? I suddenly asked. He drank his water before he answered. Maganda ang takbo ng resort, bala ko nga sanang magpatayo ng hotel doon. Bakit ka ba nagpapanggap na mahirap? Tapos na kaming kumain at marangya lang kaming nakaupo ngayon habang nag-uusap. Hindi alam ni Rafael na nagkita kami ngayon ni Emmanuel. Mamaya ko nilang sasabihin pagka-uwi ko. I don't know either. Anong you don't know? Nako, isa kang shinseng? Nanggaling ka sa pinakamayamang pamilya sa China for God's sake, Emmanuel. He seriously looked at me. Amara, I think I'm in love. From whom? Ayaw niya sa mga mayayaman kaya nagpanggap akong mahirap para tanggapin niya ako. Hindi naman ako nabigo dahil maayos ang pakikitungo niya sa akin habang nagpapanggap akong mahirap. Well, kilala ko na si Emmanuel. Gagawin at gagawin niya ang lahat para makuha ang loob ng babaeng nagugustuhan niya. Hindi naman mahirap mahalin si Emmanuel. Mismong ako ay nakuha niya rin. Who's the lucky girl nga? Her name is Ancient. Napangiti ako nang makita ang kislap sa mga mata ni Emmanuel nang banggitin niya ang pangalan ng babaeng napupusuan niya. I am happy for him because now he finally find someone. The day is the day. Muli kong ihaharap ang asawa ko sa pangalawang pagkakataon. Namuo ang luha sa mga mata ko na parang ayaw kong alisin. Gusto kong makita si Amara. Gusto ko na makita niya mga luhang dadaloy sa mga mata ko. Crying for her is my love language and it will never change. While Amara started walking in the red carpet, I can't take my eyes on her. Iniisip ko na mahal ko talaga ang babaeng to. Kahit anong oras o lugar ay handa ko siyang pakasalan. In this life, I've learned that you should forgive people. Forget the nasty happenings in your life. We shouldn't instill resentment on other people even if they did a lot of wrong things in your life. Accept the consequences, give patience in that person, and know their point of view. Huminto sa harap ko si Amara, kasama ang ama niya. Katulad ko ay napatawad na rin ni Amara ang pamilya niya. Kahit na maraming pasakit ang ibinigay sa kanya ay natutunan pa rin niyang patawarin ang mga magulang niya. Family is important. Family is precious. We should keep and love our family all the time. Ingatan mo ang anak ko ha. Huwag mong ipaparamdam ang sakit na ipinaramdam namin sa kanya. I nodded at Mr. Samaniego. I'd seen that he really loves Amara. I can see it with his actions at the same time. Dahan-dahan kong niyakap si Mr. Samaniego bago magsalita. Ipinapangako ko, Mr. Samaniego. Call me Papa. Bumagsak ang mga luha sa mata ko dahil sa sinabi ni Mr. Samaniego. And now, I can totally call him Papa as what I always wish. Inilahad ko ang braso ko kay Amara na kaagad naman niyang kinuha. I smiled at her sweetly, looking at her soft red lips. I can't wait to kiss her. I want to make love with her in the front of people and in the front of God. Alam ko kung anong nasa isip mo. I laugh at her. Amara knows me. She knows what's running on my mind by looking at my eyes. I want to kiss you. Maybe later. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa harap. Tumampi ang kakaibang simoy ng hangin na humahagot sa karagatan. In yacht is my dream wedding. College pa lang ako. Yun na ang nakasulat sa booklist ko. Niisip ko dati na espesyal ang kasal sa bawat tao at lalong-lalo na sa mga babae.
Naiharap ko na si Amara sa harap ng altar sa unang pagkakataon at ngayon naman sa ikalawang pagkakataon, masaya akong maiharap siya sa mga bathala dito sa gitna ng karagatan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, panimula ni Father. Amen. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Nagsimula nang magsalita si Father, hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa asawa ko. Suot-suot ang napakagandang wedding gown na pinaghirapan pa niyang hanapin. I slowly pinch her waist. I smiled when I saw her serious face while raising her brow. Ang ganda mo, I whispered. Nakita ko ang lihim ng pagngiti kaya mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang niya. Gusto na kitang ikama. I was about to scream when she suddenly trod on my feet. Masakit pero pinigilan ko dahil nasa harap namin ng pari. Hindi ka na nahiya. Kakasabi lang ni Father na sabihin kung ano ang nasa isip. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Bumaling si Father kay Amara. Amara Samaniego, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makiisang dibdib si Rafael? Eskalante na iyong pakakamalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ibinaling naman ni Father ang paningin niya sa akin. Rafael Escalante, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makiisang dibdib si Amara Samaniego na iyong... Yes, Father. Nabigla ako nang ampasin ako ni Amara sa braso habang tumatawa. Pinakitaan ko siya na nagtatanong ng mukha. Naku, pasensya na po, Father. Medyo excited lang po ang asawa ko. Napansin kong natawa naman si Father dahil sa sinabi niya. Sino ba naman yung hindi ma-excite kapag ikakasal ka, diba? She's right, Father. I'm sorry, baka kasi bigla akong takbuhan ng asawa ko. Pwede po ba dumiretso na tayo sa You May Kiss the Bride para maikama? Napaaray ako nang muli akong hampasin ni Amara. Nagtatawa na rin ang mga tao sa likod namin at pati na rin si Father. Pupunta rin kayo dyan, iho. Father, continue na po, Amara said. Muling ipinagpatuloy ni Father ang sinasabi niya habang abala naman ako sa pagkakalabit kay Amara na seryosong nakikinig sa pari. Ano ba, Rafael, umayos ka nga? Bulong niya. Sabay kaming napalingon kina Vincent at Adrina. Papalapit ngayon sa gawin namin. Si Vincent ang anak ni Paul na siyang coin bearer namin. Habang si Adrina naman ang anak ni Elena ang ring bearer namin. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Rafael Escalante at Amara Samaniego. Pangindapin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Nakangiti kong kinuha ang singsing kay Adri at dahan-dahang isinuot kay Amara. Amara, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at iyong pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isinuot naman ni Amara ang singsing sa akin habang nakangiting nanumpa. Rafael, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at iyong pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Muling nagsalita ang pari habang ang buong atensyon ko naman ay nasa seryosong mukha ni Amara. I can't believe na muli kong makakasalan ang babaeng dahilan ng pagbangon ko. Ang babaeng ilang ulit ko mang saktan ay paulit-ulit pa rin bumabalik sa mga bisig ko. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Tumango ako kay Father at dahan-dahang iniangat ang nakaharang sa mukha ni Amara. Napatitig pa ako ng ilang segundo sa mukha niya dahil sa sobrang ganda. Niisip ko na magiging maganda ang lahi namin kapag nagkaanak kami. Tulala ka na dyan. I laugh at her. I'm sorry. Inilapit ko sa kanya ang mukha ko at dahan-dahang hinalikan ang malambot at mapupula niyang labi. Rinig na rinig namin ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Mahal na mahal kita, Rafael. I love you more. I kissed her again. I've learned in this life that without forgiveness and love, you will live with resentment, bitterness, malice, and strife, which resort in more pain.
After the wedding ay nagsimula na ang kasiyahan. Ang mga ka-business partners ko ay abala na sa pag-inom ng alak, habang si Amara naman at ang mga kaibigan niya ay nagsasayawan sa gitna. Nagtungo muna ako kay Captain Eleazar, the owner of this yacht. Although, kaya ko naman bumili ng sarili kong yate, kaya lang ay todo kontra si Amara. We should save money para sa pamilya namin. Congrats, buddy! I gave him a wide smile when he tapped my shoulders. Thank you, bud. Eleazar is my college friend. Minsan lang siya kung dumalaw dito sa Pilipinas dahil sa China na siya namamalagi, and is connected to the Shinseng family. Ilang saglit pa nang ihinto niya ang yate sa gitna ng karagatan, niyaya ko naman siya na lumabas para makakain na. Nang makalabas kami ay kaagad kaming sinalubong ni Emmanuel na ngayon ay gaya-gaya ang asawa ko. Dali-dali kong hinigit si Adi, palapit sa akin na siyang ikinatawa naman nilang dalawa. Obsessed husband, huh? I rolled my eyes into my friend. You're not invited. Why are you here? Emmanuel raised his finger. Middle finger while showing his corking smile. Si Amara yung nag-invite sa akin at hindi nyo naman ako i-invite, pupunta pa rin ako dahil ang yating kinatatayuan mo ngayon ay pag-aari ko. Gulat ako na palingon sa kaibigan ko na ngayon ay nakangisi na. Sinamaan ko siya ng tingin na mapagtanto na nakatitig siya kay Amara. Hey, don't look at me like that, bud. Stop staring at her kung ayaw mong tusukin ko yung mga mata mo. Pagkasabi ko noon ay hinata ko na si Amara pabalik sa gitna. Habang nakasunod naman ang dalawa, umupo kami sa bakanteng upuan kasama ang pamilya namin ni Amara. Oh, saan kayo galing? Daddy asked. Somewhere, Dad. Nilagyan ko ng pagkain ang pinggan ni Amara. I saw when she raised her brow dahil sa gulat. He tapped my hands for me to stop. Rafael, hindi ko mauubos lahat to. Eat them all. You need energy. Energy from what? I look at her seriously. For later. I wink at him before I curse her leg. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya nakuha kung anong ibig sabihin ko. Bastos! She whispered. Naging masaya ang kasal namin. Hindi ako nagkamali na sa yate wedding dahil aliw na aliw si Amara habang pinagmamasa ng malawak na karagatan. Ang yate ay gumagalaw na ngayon. We're going to return at the port dahil papalubog na ang araw. Tanging kaming dalawa lang ni Amara ang nandito sa unahan ng yate. Nakayakap ako ngayon sa likod niya habang hinahaplos ang tiyan niya. I remember how I abandoned Amara that time. I remember how I hurt physically and mentally. I remember all of them. Galit na galit ako sa kanya pero habang tumatagal, nalaman kong walang makakatalo sa pagmamahal. No one can defeat love. No one can change the feelings because love never fails. Love is partnership of two unique people who bring out the very best in each other and who know that even though they are wonderful as individuals, they are even better together. Amara, alam mo ba kung gaano kita kamahal? I ask softly. Handa kitang pakasalan ng paulit-ulit kahit saang lugar at kahit anong sitwasyon. Alam mo rin ba kung gaano kita kamahal? She asked. Handa akong tanggapin ka ng paulit-ulit kahit ikaw pa ang magiging dahilan ng paglubog ko. I hug her tight. Sa tuwing naiisip ko ang mga ginawa ko dati, gusto kong suntukin ang sarili ko dahil sa galit. Kung bakit ko nagawang saktan si Amara ng ganun? Kung bakit ipinaramdam ko na walang may nagmamahal sa kanya? Pero handa akong pagbayaran lahat-lahat ng ginawa ko para lang mapatawad niya. Dahil ganun ko siya kamahal. Rafael, may tanong ako. What? Natatakot ako. Inalalayan ko ang sarili niya upang magkaharap kami. Ngayon, nakikita ko na ang kakaibang ganda ng asawa ko ngunit hindi maitago na mga ngiti niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Scared of what? Na baka mangyari ulit yung dati? Na baka saktan mo ulit ako? Ay, may side. Hinaplos ko ang magkabilang pisngi niya dahilan para tumulo ang mga luha niya. I kissed her passionately and he kissed me back. I played my tongue inside her before I bite her lower lip. Amara, pinapangako kong
hinding-hindi ko na gagawin ulit yun. You are my dream girl, no? At kung nagkamali man ako noon ay nangangako akong hinding-hindi na ulit mangyayari yun. The best thing to hold you onto in life is each other. I love you. She kissed me again. Before she turned around, muli ay niyakap ko siya mula sa likod habang hinahalikan ng malambot at mabango niyang likod. Nangihina ako, Amara. Nilungon niya ako habang nakataas sa mga kilay. Bakit? I want to eat. Brassica rapacinensis? Brassica rapacinensis, di ba pecha yan? Sumusobra na talaga yung kaartihan mo, Rapaela. Konti na lang, masasapak na talaga kita. Natawa ako dahil sa reaksyon niya. Gusto kong kumain nun. Walang pechay dito sa yate, baliw ka ba? Kung gusto mo, pumunta ka sa supermarket, marami dun. Bakit pa ako pupunta sa supermarket kung meron naman dito? Saan? He looked at me. Ibinaba ko ang tingin ko sa maselang bahagi ng katawan niya. Sinunta naman niya ang tingin ko na siyang ikinalaki ng mata niya. I want to eat that. Nagulat ako nang malakas niya akong tinulak para tumakbo papalayo. Ngunit mabilis kong nahawakan ang bewang niya kaya malakas ko siyang nahila. Runaway bride, ha? Rafael, you are the sun in my day, the wind in my sky, the waves in my ocean, and the beat in my heart. I love you, Amara Samaniego Escalante.